Hello guys, what's up po sa inyong lahat? Woo! Shoutout para sa lahat ng taga-Pilipinas, lalo na sa Ilocos Norte, Philippines. Shoutout! Magandang tanghali dito sa Canada, especially here in Prince Edward Island. Tapos, wow! Magandang araw naman sa Pinas, guys. May i-share lang ako sa inyo, guys, kung paano magpadala ng pera sa Pinas gamit ang CIBC Online Banking. Yun ang gamit ko kasi, guys, na pag nagpapadala ko sa Pinas. At ang maganda pa dito, guys, libre. Wow! Tapos minsan malaki pang palitan, kaya maganda. Maganda tong global money transfer na to. Tsaka madali lang, guys. Siguro mga 5 minutes na sa Pinas na. Ganong kabilis. Yun ang the best. Para saglit lang magkarating na agad sa Pinas, guys. Actually, guys, pwedeng magpadala kahit sa sulok, kahit sa ang bansa, Canada, kumbaga Canada to Amerika, ganun, pwede to, pero mas sa ating mga Pilipino, kasi syempre tayo nagpapadala sa Pilipinas, kaya mas maganda to, guys. Panoorin nyo, guys, tapos pa-like, share, and subscribe na lang ang aking YouTube channel, Pitay Can Vlog. Sana panoorin nyo hanggang sa dulo, guys. Thank you. Yun, guys. Pag-open nyo lang ng CIBC account sa inyong cellphone, ganito yung lalabas, guys. Ganyan na ganyan. Tapos kailangan ng password nyo para ma-open, magkapasok kayo talaga sa inyong account sa CIBC. After that, guys, ganyan na yung lalabas. Makikita mo na yung credit card balance saka checking. Yan mo na makikita kasi na mo na yung password mo, kaya yan, ganyan na yung lalabas, open na. Yan na yung talagang account mo. Makikita mo na lahat ng transaction dyan, kung anong nagastos mo, tapos kung ano yung binayad mo. Tapos, guys, pindutin yung tatlong piraso sa taas para makita nyo yung pagpapadala. After that, pag napindot nyo yung tatlong piraso, yan ang lalabas. Hanapin nyo yung global money transfer, guys. Diyan kayo magpapadala sa Pinas, either kung saan man, sa bansa man yung gusto nyo padalhan, yan. Diyan yung makikita yung mga magpapadalhan nyo, guys. Global money transfer. Yan, guys, after nyo mapindot yung global money transfer, ito na yung lalabas, sent money. Yung may sent money na, pindutin lang ninyo yung sent money para mag-start na kayong magpadala kung sino yung papadala nyo sa Pinas, guys. After that, guys, yan, pwede na kayong mamili kung sinong anong pangalan ng papadalahan nyo. Tapos ang lang pala dito, guys, hindi pwede ang GCash, bank to bank lang, guys. Pwedeng kung may dati na kayong pinapadalan, edit, pwede rin maglagay ng panibagong recipient yung papadala nyo sa Pinas, guys. Madali lang to, guys. Madali lang sundin yan, guys. Kaya the best to, guys. Yan, guys, o parang ganyan, guys. Kapatid ko kasi ang pinapadalan ko dyan dun sa Pilipinas, guys, kaya yan. Pwedeng maglagay kahit ilang recipient, guys. Ganyan lang. Pwede rin maglagay ng panibagong papadalhan kung anong bangko na. Basta, guys, tandaan nyo, hindi pwede ang GCash nito. Pang-bangko lang talaga. Bank to bank, guys. At yun, guys, after nyo makapili lang kung sinong papadala nyo sa Pinas, ganito na ulit lalabas. Pipili ka kung anong yung gusto mong pagkakalasan sa'yo. Even credit card or yung account mo, yung checking, pamili ka dyan, okay lang, walang problema dyan. Kung saan ka masaya, dun ka. Woo! Diba? Tapos after that, guys, ito na yung sunod, guys. After that, guys, yan, ako kasi pinili ko dun sa checking, yun ang pinili ko. Tapos yan, guys, pwede kang mamili kung ilang Canadian dollar ang ipapadala mo sa Pinas, pwede ring other. Pero, guys, ang pwede lang ipadala 100 pataas lang, hindi pwede ang 99, 98, ganun, guys. Kaya yun lang, guys. After that, guys, yan na yung lalabas, kasi pinadala ko 100, kaya yan ang palitan. Makikita mo agad kung magkano yung palitan. Tapos may lalabas na kulay dilaw,
yan yung parang oras, tapos mamimili ka na naman dyan kung ano yung sending na transfer. After that guys, pindutin lang yung select para ano, makita nyo kung anong klaseng, kung paano yung purpose ng padala. Kasi ako, ang nilalagay ko lagi dito guys, rent. Kasi kahit anong naman ilagay mo dyan, okay lang, walang problema. Basta importante dyan guys, may mailagay kayo na purpose. After that guys, yan, ganyan na yung lalabas. Marami nang lalabas na ganyan kung ano yung purpose ng transfer mo. Kaya ako lagi yung ginagawa ko guys, rent. Rent lang nilalagay ko guys, okay naman, wala namang problema. Kasi importante dyan guys, may mailagay kayo na purpose of transfer. Yun ang pinaka importante guys. After that guys, pindutin lang ang continue para next, punta na kayo sa next step. Saglit na lang to guys, matatapos na, para makita nyo na yung transaction nyo na parang panakaresibo dito sa CIBC online padala. After that guys, yan, makikita mo na yung ano mo, yung amount ng papadala mo, tapos yung account mo. I-scroll mo lang ito guys, pababa, tapos makikita mo rin yung papadala mo sa Pinas. After that guys, yan, makikita mo na rin yung, after ka mag-scroll guys, pababa, makikita mo na rin yung papadala mo sa Pinas, yung account sa Pinas. Tapos after that, i-confirm mo lang guys, i-click mo lang yung confirm, pindutin mo na yung confirm guys. After that, ano na, may lalabas na na code, may lalabas na code guys. Tapos text, yung text ang lalabas. Tapos after may labas yung code, yun, okay na yung guys. After that guys, wait mo na lang yung email na sasabihin pumasok na yung pera sa ano, sa account within 5 minutes guys. Ganun kabilis guys.